Good morning mga kasimpay. So andito tayo ngayon sa Tikuchi Jima Island. Dito sa Sitoda Park. So nakailang balik na rin ako dito, maraming beses na. Naka 20 na siguro. Pero ngayong araw kasi bumalik ako para sa inyo at para ma-vlog ko. At ma-share ko sa inyo na kung gaano kaganda yung Kusanji Temple dito sa Tikuchi Jima Island. So napakaganda yung views doon sa loob, sana magustuhan nyo yung content natin at patuloy natin sundan yung video ni Ilonggo Japan Vlog. So thank you so much. Maghanap tayo ng makainan. So andito tayo sa magandang island ngayon. Ayan. Papasyal po kayo ngayon. Japanese. Ayan. Kukuhanin natin yung order natin. Kurewa? Ay, kore de udon. Udon, kore de? Hashimi, saberedu? Sabimasu. Sabimasu. Shoyu kukuhanin karane. Ay. So, ayun. Patahin tayo. Parang ano, parang napakahirap yung bitin ito. Oh, nangit na matapon. So, ayun, mausok-usok, guys. Mausok-usok. Pero parang hindi ko alam kung masarap. Ba, o ano eh. Oh, magugustuhan natin yung lasa. Hingi tayo ng toyo. Okay. Toyo, chudai. So, kain tayo. Ito yung pagkain natin, mga kasumpay. So, almusal pa lang. Wala tayong, ano,
Wala pa tayong kain eh. Alam niyo mga kasimpan, no? Kasi ma-ambitious na ako bumunta dito. Pero gusto ko lang bumalik para makapag-vlog para sa inyo. Share ko lang yung vlog para. Hi! Thank you! Hi! 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 Gusto ko lang mag-vlog para sa inyo mga kasimpan. Papakita ko lang yung mga napupuntahan ko. Para makita nyo rin kung gaano kaganda yung mga tanawin dito sa Japan. Habang kumakain ako, magkwentuhan tayo. Pakinggan nyo lang yung mga sabihin ko. So, ito, mga kasimpay. Sashimi siya. Hilaw na isda. Sashimi. Hilaw siya na isda. So, then may wasabi. Then, yodong. Kulong, kung anong tawag dito. Basta, yun na yun. Nakain tayo. May hilig rin ako sa ano, sa pansit. Kahit anong pansit, may hilig ako. Basta, masarap ang pagkaluto. So, nagugutom na kaya kasi ako. Kaya kahit anong ipakain mo sa akin, kakainin ko. At masarap sa pakiramdam ko yan kahit hindi ko gusto, basta gutom ako. Kakainin ko yan. Pag after natin itong kumain mga kasimpay, pupunta tayo dun sa taas. Wala, dyan na kayo. Hindi ko kayo malok. Kakain na ako. Titingin na kayo sa akin. Lugi kayo. O ito. Ito. Pakpak ng dinosaur. Sarap ng pagkaluto, maluto. Ay, masarap kumain mga kasimpay, no? Kapag yung pagkain is bagong luto. Pero kapag malamig na, wala na, parang ayoko na rin kainin. Mas gusto ko yung bagong luto. So, ang dami kong mga kasabay ng mga Japanese dito. So, bahala sila kung maingayan sila sa akin. Wala pa kaya lang. Dito, mga kasimpay, kapag kumakain ka, yung kanin mo, ganito lang. Na mangkok dyan ang alagay. Ganito lang dyan. Tapos, yung ulam mo, ganyang karami. Ganyang karami yung ulam mo. So, mas marami yung ulam sa kanin. Akala ko nakasarap. So yun, mga kasimpay. So, tapos na tayo kumain. Busog na. Kaya, akyat tayo. Sa taas. Ay, bibili tayo ng pugita pala. Yung paan ng pugita. Tignan natin kung masarap. Loko yung ano, yung pinagkainan ko. May buto na push. So, pindot ako ng pindot kasi salamin yung pinto eh. Pindot ako ng pindot. Akala ko nakasara. Yun pala nakabukas. Tinawanan tuloy ako ng hapon. Akala ko nakasara. Saka lang pindot ako. So yun no. Mga kasimpay, so andito na tayo ngayon. Ayan. Andito na tayo. So, akyat tayo sa taas. Sa loob nito. Doon yung makikita yung
yung kamangha-mangha na tanawin. Doon tayo sa taas. Ito yung pinaka-interest. Dito muna tayo. Relax, relax muna tayo dito mga kasimba. Kaya tayo doon sa taas. Doon tayo sa taas mamaya. So, pag akyat natin doon sa taas, ano ko sa inyo? Sabihin ko sa inyo kung bakit itinatag or bakit itinayo yung ganitong pasyalan ng tao or yung ganitong temple doon sa taas mamaya. So, ayan, tignan nyo yung view. Kaya tayo dun sa taas. Kung saan. So, andito na tayo mga kasimpay. Sa bandang gitna. Ayan. Ang ganda ng temple nila. No? Ganda ng kanilang temple. So, may ano siya dito eh. Meron siyang kuweba. Maganda sa loob ng kuweba mga kasimpay. Kaya lang sarado siya. Sana dito ko sana kayo idaan para makita niyo yung loob na yung kuweba nito is naglalarawan ng kung paano ayon sa kanilang mga sulat or history na kung paano pinahirapan yung mga Buddhist kasi ano Buddhist yung ano nito mga Buddhist na yung mga Japanese kaya lang isarado yung kuweba kaya doon tayo dadaan sa kabila ikot na lang tayo
kuweba. Maganda sana yung loob ng kuweba na yun. Eh, dito na lang tayo sa kabilang likod. Hindi tayo makadaan dun sa kuweba eh. Masarap sana dumaan dun. Dito na lang tayo. So, sayang, di tayo makadaan ng kuweba, mga kapatid. So, dito na lang tayo dadaan. Mayroon pa dito ang kiyat sa taas. Hangin, malamig-lamig. Although, hindi pa siya ganun kainit kasi pasak. Sarap pakaramdam dito mga kasimpay. Malamig ang hangin, saka dahil sa kahoy, no? Mabango yung hangin. Saka ang linis biglang dito, napakalinis. Napansin nyo, marami silang mga revolto-revolto. Kagaya nito, yan, mga ganyan. Parang ito yung ano nila, ito yung mga kanilang religion is Buddhist, mga Buddhista, yung Japanese. Actually, may story ito. So, mamaya, yung story nito is i-ano ko sa inyo doon sa taas. Pag magpapahingan ako sa taas, i-discuss ko sa inyo mamaya. Kung ano yung story ng temple na ito at kung bakit siya itinayo yung temple na ito. I-discuss ko sa inyo mamaya. Dito na tayo ngayon. So, actually, pasimula pa lang yung akyat natin. Pasimula pa lang. Akyat tayo dun sa pinakataas. Yung saan yung pinakamagandang views. Dun tayo sa taas. Samahan niyo ako sa aking kilalakbay. Thank you.
Dito tayo sa loob ng coffee shop nila. So, sa taas kasi nito mga kasimpay, mayroong coffee shop. Kaya, so, lumili tayo ng tinatawag na blood orange juice. Kasi parang dugo siya, kaya blood. Yan. Kaya lang, mga kasimpay, yung lasa nito, parang hindi ko maintindihan. Napaka-asim. Sobrang asim. So, yung Kusanji Temple na to, so, tinayo siya noong 1936. Itinayo ito ng isang negosyante na napakayaman dito sa Japan na Hapon. Itinayo siya dahil sa pagmamahal niya sa kanyang mother. So, ganun niya kamahal yung mama niya, kaya nagawa niya yung ganitong kumbaga parang tourist spot na rin siya dito. Kaya itayo niya to. So, yung tawag dito nila is Muraishin no Oka. Yung ito yung pinakataas na. So, ang ibig sabihin ng Muraishin no Oka is the hill of hope. So, parang gabundok yung pag-asa mo. Parang ganun. So, napakarami mga pag-asa. Yung ganun. Kung wala kang jowa. So, may pag-asa ka pa. So, huwag kayo mawala ng pag-asa. Mga sumpay pa na wala kayong jowa. Punta na kayo dito. At paano magkaroon kayo ng pag-asa. So, yung ano na to, yung Muraishin no Oka na to, Mountain of Hope or Hill of Hope, 30 years siya itinayo. Sinimulan siya noong 1936, natapos siya is noong 1966. So, 30 years siya ginawa yung Muraishin no Oka. Napakaganda naman talaga mga kasimpay. Kung nandito ka sa itaas, sobrang ganda. So mamaya, aakyat tayo doon sa pinakapaktok. After natin mag-inom ng blood orange juice na hindi ko maintindihan yung lasa, so, ipapakita ko sa inyo yung kagandahan lalo na nasa taas tayo mamaya. So, let's go!
mga views sa baba, mga bundok. Kung napapansin niyo mga kasimpay, is yung mga bato na ito, yung mga marble na to is nanggaling pa po ito sa Italy. So, yun. Sa Italy pa po ito kinuha para lang itong tourist spot na ito is may pagawa ng isang negosyante na Japanese na parang regalo niya sa kanyang mother, regalo niya sa kanyang mama. So, ganito kaganda yung pag-aas ng taas niya. So, napakaganda yung view na ito mga kasimpay pag nandito ka sa taas. Halo-halo mga tao yung nandito. So, just imagine mo mga kasimpay, itong tempo na ito, sumula doon sa baba na may ano doon, may kuweba. Hindi lang tayo nakapasok sa kuweba kasi sarado, parang inaayos ata or nililinis. Kaya hindi tayo nakapasok doon. So, imagine, so, itong tempo na ito is 30 years. 30 years siya ginawa. So, mula doon sa baba, hanggang doon. So, hindi ko na alam kung ilang